Hop, ilaw lang sa taas. Umabot. Sabi natin dito pala yung alas sa lamesa. Food ko yung isa sa mga binigay ni ate. Ayan, sa likod. Alam niyo na yan. Salad. Tugan mo na muna. 50 pesos lang yun, sir. Ayan, chillers yung bahay nila ate. Mga pagkain, pinadala na lang sa amin kasi wala naman daw kakain. Sakto kasi may gumagawa pa po dun sa bahay. Papamerienda namin sa kanila. Anong oras po ngayon ay 2:30 na ng gabi. Pasok po! Dito tayo ngayon sa living room. At lahat po ng mga na ginawa namin dito sa bahay nila ay lahat po yung naka-letter. With combination po ito ng yellow. Maganda rin po dito ang red. Mga true pillows po niya na free. Ito rin yung kulay niyan. So, magbukas tayo ng isa. Ayan. Ganyan din yung kulay. Lapit ko sa inyo. Ayan siya. Nilagyan ko lang ng extra cover para mas lalong maging colorful ang kanilang house. Bali canvas po yung nito. Pinakang extra case niya.
sira na ang washing machine nyo, pero itong cover na to, hindi pa. Para hindi naman siya too much, naglagay ako ng ano, ganito, plain lang. Ito talagang pinakang original na canvas. Yan siya. Canvas siya na hindi siya ganun ka dulas. Tapos, syempre, yung uso, karate, yeah, ginan niya ni Dalaga kanina. Yan siya. Syempre, ottoman with storage, di mawawala. Yan siya. Yun talaga, may perang laman. Oh. Ang mga batang ano, pumunta dito, mga ngaruling, ang daming pambigay, oh, ayan. Tapos, syempre, tatlong peraso ng stool. Naglagay po kami dyan ng, ano, nalagyan ng mga magazine. Ayan, yan. So, ganyan yung details. Ayan. Tapos yung kanyang sandala, nakafix din po yan. Dapat nanggalin ko kay Dalaga lahat ng true pillows para makita nyo. Ang paninindigan. Sabi ko, panindigan mo yan eh. So, both side po yan, may lalagyan po yan ng magazine. Dito at saka dito sa kabila. Okay, so bale, fixed cushion po yan na sandalan po at saka upuan. Kapag po kasi ano, leather ang gagamitin ninyo, I recommend na mag-fixed cushion na lang po kayo kasi useless din naman na mag-ano kayo eh. Mag-loose po kayo kasi naka-leather po kayo. Okay, so nag-recommend lang ako na mag-loose cushion kayo kapag ka tela po yung ginamit natin. Ayan. Ayan siya. Ganda ng set na to, chillers. Screenshot sa may gustong umorder. Ayan, pwede natin baguhin ang kulay niyan. Okay, so yung mga blinds na yan, kami rin po ang nagkabit niyan. Dito naman tayo ngayon sa dining set. Ito po, Blue Lagoon table. Ito po, chillers, hindi pa siya talaga totally finish na finish. So, sabi ko kila ate, gamitin lang muna nila hanggang sa pag-uwi nila. And then, kukunin po namin ito ulit dito para mas ma-finish po siya. Papakinisin. Makinis na siya eh, kaya lang hindi pa siya sapat para sa akin. Hindi pa siya perfect. Oo, hindi pa siya perfect for me. And lalo na kay Dalaga. Ayan, tinitingnan din kasi niya yung details ng lamesa. So, babalik naman po sila dito. Kaya nga po ako, diba, sinasabi ko sa mga nagpapa-line up or mga gustong bumili sa amin ng dining set. Lalo ng table. Ito po kasing mga upuan, madali lang to eh. Pero po yung table talaga, ang tagal po talaga nito. As in, ang tagal. Yung iba nga po taon pa bago matapos. So, yan. Hali po ang wood na ginamit namin dito ay acacia wood. And dito naman po sa kabilang side, disclaimer lang ha. Ito pong tatlong to, order din to sa akin ate. Kaya lang, sinurprise ko po siya. Hindi ko na to pinabayaran sa kanya. Tatlo po yan. Ayan. Ayan siya. Ayan. Solid wood din po ang ilalim nito. Reupholstery na po ito. Kasi kung tutuusin po kasi talaga, hindi na kailangan to lagyan ng cover na ganito. Dahil nga po, gusto nila naka-upholstery. Tsaka ako, ayoko talaga ng inuupuan na matigas. Gusto ko talaga may foam kasi nga masakit sa puwet. Kaya ganyan ito yung ginawa namin at minatch ko na lang din po sa mga pinagawa niya. Katulad dito sa kitchen nila. Ayan. Ayan. So, contrast lang yung shades ng kulay. And ang dahilan kung bakit ko to binigay na lang sa kanya kasi sobrang bait po talaga na mag-asawa na yan. Alam niyo yung to the point na to the level up. Ganon. And meron po kami transaction na nangyari na talagang first time kong ginawa. Hindi ako nahirapan. Para lang ako nanghingi ng candy. Kaya sabi ko, babawi ako. At eto na nga po yun. Kasi baka sabi mo na, iba bakit yung iba may ganyan, ganyan, ganyan. Hindi po. Meron kaming chururot na pinagdaanan niya ni ate. Ito naman tayo ngayon sa first room. Dito sa first floor. Ayan, buksan natin ng ilaw. Lahat, yan.
Okay, so dito naman chillers, pull out po ito. 6 inches thickness po yung foam na yan, double cover din po yan. At apat na unan po ang free. Ayan, so andito yung dalawang unan. Nilagay mula namin dito sa may gilid. Dapat mas maganda sana kung yellow din yung inano dito, ginamit. Kaya lang po naubusan na ng yellow. Maglalagay lang naman sila dito ng yellow or white na may touch of yellow para po mag-match. Kasing ginamit namin na ito na tela, ang ganda po ng texture nito. Ayan siya. Leather din po yung ginamit. Lahat po ng mga furnitures po dito ay magagamit na bukas kasi house blessing po nila bukas. Ito na yung pinakang part na sigurado ako maraming pa picture dito bukas kasi marami po silang bisita. At yun nga pala po ang outcome ng lamesa kapag andito sa may taas. Ayan. So, ayan, inaayos pa ni Dalaga. Binago namin yung forma. Pero pwede naman pa rin nilang baguhin yan. Itong center table, pwede nilang ilagay dito, sa gitna, o dun sa may gilid. Ayan. Oops, nakahagip yung butterfly. Mamaya na yarn. So, sa personal po, mas makulay siya. Medyo kulang pa kasi po ng ilaw dito sa living room nila sa taas. Kaya medyo dark po siya sa video. With storage, syempre. Stool, 3 pieces. At saka, fixed cushion po yan. 6 inches thickness. Leather. O, so kaya kung mahilig ka sa colorful, ayan, PM is the key. Tinesting testing ito, nila ate kanina, pagdala namin. At sobrang tuwang-tuwa po sila. Mas grabe yung ngiti namin. Yung pagka nakikita namin yung reaction ng mag-asawa sa mga set na pinagawa nila sa amin. Two pillows, ganyan siya. Magkaiba din yan. Oh. White and yellow-green. Red and yellow. Yellow and blue-green or sky-blue. Bahala kayo, malaki na kayo. Contrast-contrast lang. Diyan lang naman yung madalas sinecheck ko sa baba na kailangan mag-contra-contra ng kulay. At aware naman po dyan yung mga gumagawa. Siyempre, sinedouble-check ko lang din. Next na tayo dito sa pinakang... Ito na! Sobrang lalapitan ko para makita nyo talaga yung pinakang details niya. Para mabudol ko kayo. Yun talaga yun. Kagaya na sinabi ko po kanina, lahat po na ginamit namin dito ay leather. So yan, maraming pa pong design. Dumalaro sa aking utak. Mag-send lang po kayo ng picture o isa-send po namin sa inyo yung mga pictures ng ganitong design po, tapos i-upgrade lang po namin yan. Or kaya, ang nangyayari kasi ganito eh, panagsend po kami sa kliyente namin ng design, sinasabi namin na hindi po 100% makukopya namin yan. Sa 80 to 70% lang na hawig. Pero kapag natapos na po, mas nagugustuhan ng kliyente namin. Pag gumagawa po kami ng ganito talaga, yung cooperation po talaga ng bawat isa nandiyan. Lalo-lalo na po sa kulay, sa kung anong pwedeng ilagay, kasi ito, dapat po talaga ang usapan namin dito ni ate, lahat leather po ang gagamitin. Kaya lang sabi ko parang boring naman kung puro leather yung gagamitin. Kaya sabi ko, bilagyan natin ng kaunting tururot. Kaya ito pong part na to, ang ginamit namin dito ay tela. Yan. Yan, tela po ang ginamit namin dyan. At dito naman sa taas, ang sabi ni nang gumawa na si Master ay gawin daw black. Dito na lahat ng kulay sa mga anak nyo. Ayan, touch the color white. White! Touch the color black. Ay, naku. Ayan po na mangyayari. At bukas, ramdam ko marami magpa-picture dito.
fix cushion po ito na 4 inches thickness. PM is the key. Huwag po kayong mag-alala, kahit po ganito gaganda yung gawa namin, hindi po ako mahataw sa price. Ibis po talaga, sobra-sobra. Ayun, grabe din naman po yung balik sa amin. Marami pa pong binigay yung mag-asawa sa amin na hindi ko na i-flex kanina. Kagaya ng sombrero ni Habi. Tapos po, nagbigay rin sila ng mag-asawa ng 4,000 pesos. 4,000 pesos po ang halaga nito. Tigo 100 pesos po yan. Pero gagawin ko na lang buo kasi wala, hindi pa kami nagpapalit ng pera. Ano na po ngayon, December 24, 2023. Bukas Pasko na. Para pambigay sa mga inaanak, ganyan. Pero pwede naman tayong tumakas bukas. Ano? Pwede naman tayong hotel. Oo, takas tayo. Hindi siguro pa mangyayari ay bukas matutulog na matutulog ako ng bonggang-bongga. Bali, nagbigay din siya ng $2 para kay Mama, souvenir daw. Tapos nagbigay din po siya ng t-shirt para kay Mama. Bag, nagbigay po siya ng bag. Hindi ko na i-flex lahat kanina eh, dahil nga po ngarag na rin talaga. Mamaya po may deliver pa kaming alas 6 ng umaga. Sa Rizal naman po. Ayun. So, ang oras po ay alas 3 ng madaling araw. Dito naman tayo sa next room. Kami na po kami ginawang ganito na design. Leather din po ito na white. Yan. And let's go to the master's bedroom. Yan. Ang sarap dito. Ang lamig. California king size naman po ito. Yan. Ang gusto kasi ni ate talaga, colorful. Kahit naman daw po yung tinitirhan nila sa ibang bansa. Colorful. Ganon. Colorful. Ano po yan? Drawer yan both side. Diyan sa may harap nyo. Colorful. Surprise din palang binigay si Hubby kay ate. Nilagyan niya ng LED lights. Ayan. Yon. Kaya tuwang-tuwa talaga si ate. Kasi hindi niya alam. Marami siyang hindi alam na surprise. So, patayin natin ang ilaw. Yan. O, diba? Pwede palitan natin. That's the color of violet or yellow. Yan. Tingnan natin yung reaction ni ate. Papaakyatin natin siya dito para makita niya yung butterfly dahil hindi pa po nila nakikita. Ang ating butterfly. Binago ko lang yung pesto. Pero pwede nyo naman din po ulit baguhin yan. Pangreina na to eh. No? Ay, perfect combination. Ang couple. Ang ganda. Tama-tama pa pala eh. Magpahinga na po kayo kasi may party pa kay Mama, mapapagod pa rin kayo. Uwi na kami. Makakapagpahinga na. Ang oras po ay... Yan na. Thank you so much. Opo. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye-bye.